Kami lang ang maliligtas. Masama yan. May mga taong sa tingin mo ay makasalanan, pero kung may mabibigyan siyang pagkakataon, may kukunin siyang pagkakataon, mabibigyan mo siya ng tsansa, baka mas maging mabuti pa siya kaysa sa'yo. Eh ang Diyos nga, hindi tayo agad hinuhusgahan. Sino ka para husgahan ang sino man? Diyos ka ba? Kung ang pinagbatayan mo lang ay ito, may nakita kang maling ginawa, ito na siya, sinarado mo. Paano ito? Narinig na naman natin ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos na nagsisimula kahit dito pa lamang sa lupa. Yes, kahit na mayroong mga kasalanan ganyan, narinito na ang paghahari ng Diyos. Wala pa nga lang yung kaganapan. Kaya kahit wala pa yung kaganapan o habang wala pa, tiis-tiis muna. Tiis-tiis muna in a sense na magsumika pa rin tayong mabuti sa kabila ng mga umiiral na kasalanan sa paligid natin. Huwag tayong kara-kara kahuhusga ng isang tao ay masama nang talaga at hindi na po pwedeng makapagbago pa. Masama yan. At yan ang sinasabi ngayon sa atin ng talinghaga ng lambat. Alam natin ang nature ng lambat. Wala sa nature niya ang mamili kung anong kukunin niya. Ang lambat, kapag inihagis yan sa dagat, lahat ng pupwede niyang makuha, kukunin niya. Sari-sari yan, magaganda at mga di kagandahang isda. Mga iba pang mga laman dagat, kasama na mga basura. Hindi yan isesegregate ng lambat. Isesegregate yan later on ng mga mangingisda. Hindi trabaho ng lambat ang mamili, ang magsegregate. Trabaho yan ng mga mangingisda. Mga kapatid, tayo bilang bahagi ng paghahari ng Diyos sa mundong ito, yung lambat na yan. So ibig sabihin, hindi natin trabaho ang mamili. Ito yung mabuting tao. Pwede pa yun siguro eh. Pero yung sabihin mo, ito masamang tao, walang kwentang tao, wala nang gagawing mabuti. Ay, yun ang masama. Kami lang ang maliligtas. Masama yan. Hindi natin trabaho yan. Ang trabaho natin, hanggat makakaya natin, kahit pa maka-encounter tayo ng mga alalahanin, mga problema, we keep on preaching through our word, especially through our life. The kingdom of God. Mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo. Lahat. Sapagkat ang Diyos ay para sa lahat. Trabaho ng Diyos ang mamili kung sino sa atin ang karapat-dapat o hindi karapat-dapat. Huwag nating panghimasukan yung trabaho ngayon. Hindi natin prerogative yan. Prerogative ng Diyos yan. Sapagkat wala tayong karapatan at wala rin naman tayong kakayanan. Ang Diyos lamang ang may karapatan sapagkat siya'y banal at walang kasalanan. Tayo'y makasalanan. Ang Diyos lamang ang may kakayanan sapagkat ang Diyos alam niya ang nakaraan, ang kasalukuyan, siyang alpha at ang omega. Hanggang sa kinabukasan tayo, ang alam lang natin madalas, yung ngayon lang, hindi natin alam ang buong katotohanan. Kaya, hindi pwedeng husgahan ang sino man. Mayroong nagparating sa akin minsan, Father, may nagpapasabi, bakit daw kayo nagse-cellphone habang nagmimisa? Gusto niyo daw po ba na habang kayo nagmimisa, may nagse-cellphone kayong nakikita? Katulad ng nakita niyo kanina, di ba? Ayaw niyo lang siguro sa akin magtanong o mag-comment, Father, bakit ka nagse-cellphone? Ang sagot ko sa kanila, okay lang naman sa akin, mag-cellphone din kayo habang tayo nagmimisa. Pero siguraduhin nyo, okay ba sa inyo kung kayo ang maghuhumilya? Mother, anong ibig nyo sabihin? Eh kaya naman ko pinubuksan yung cellphone ko, ay dahil tinitingnan ko yung sermon ko, kasi meron akong nakakalimutan o may dinadagdag ako, so yun ay tungkol sa sermon ko. Nakita nyo na, nahusgahan ako ng iba sa inyo, di nyo naman alam ang totoo. And granted, kung nagte-text ako, yes, minsan nagte-text talaga ako. Minsan nga, may tinawagan pa ako habang nagmimisa. Okay? Eh, alam ba ninyo kung sino yung tinext ko? At kung ano yung tinext ko? Alam ba ninyo kung sino yung minsang tinawagan ko? At ano yung itinawag ko? Oh, tanungin nyo yung nasa itaas.
yung nasa sound system, yung organista natin, si Art, ayan! Silang madalas kong i-text. Mahina yung mic. Hindi maintindihan yung audio. O ito ang kantahin mo. O diba, tungkol pa rin sa ikagaganda ng misa? Kaya, maghuhusga. Hindi natin alam ang buong katotohanan. Ang alam lang natin ay maliit na bahagi ng mas malaking bahagi ng katotohanan na hindi natin alam. Ang Diyos ang pinaka nakakaalam. Ang Diyos nga, hindi tayo agad hinuhusgahan. Sino ka para husgahan ang sino man? Diyos ka ba? Meron tayong ekspresyon, maraming namamatay sa maling akala. Naitanong ko yan, sino ba yung mga namatay? Siguro ito yung mga, halimbawa, mistaken identity. Pare, yan ang tatambangan natin. Yan ang papatayin natin. Bang! Patay! Naku pare, mali. Hindi siya. Yung isang napat, kawawa naman. Namatay sa maling akala. Pero, alam po ba ninyo, na kung totoo man ito, mas marami tayong pinapatay na pag-asa ng tao. Na po pwedeng makamatay din talaga ng tao. Diba lagi nating sinasabi, habang may buhay may pag-asa, pero tandaan ninyo, pwede rin nating sabihin, habang may pag-asa may buhay. Ang taong nawawala ng pag-asa, nagsisimula ng mamatay. Anong pinapatay natin? Pag-asa. Bakit yan nakamamatay? Kasi pinapatay natin ang pag-asa ng tao na makapagbago pa kapag tayo'y nanghuhusga. Yung akala mo hindi na pwedeng magbago, okay, Celia Electrica, literal, napatay mo siya. O kaya, yung asawa mong nagkasala sa'yo, yung hipag mo, yung bayaw mo na may ginawang kasalanan, naku, ganyan pala siya. Yoko na sa kanya. Diba? Patay na yung relasyon ninyong dalawa. Patay na yung mga magaganda pang mangyayari sana sa inyong pamilya. Diba? Pupwedeng makamatay ng literal yan. Malulungkot ka, malulungkot siya. Ang sayang. At ano ang pinagbatayan mo? Maling akala mo. Totoo namang ginawa niya yun eh. Oo, totoong ginawa niya yun. Alam mo ba kung bakit niya nagawa yun? At alam mo ba na pwede niyang mapagtagumpayan yun? At alam mo ba na mabuting tao pa rin naman siya? Baka mas marami pa siyang nagagawang mabuti kaysa sa'yo. Kilala niyo si Zaccheo, yung publikano, yung banggitin lamang ang pangalan, nasusuka na yung mga Hudyo. Napaka makasalan. Ilayo mo sa akin yung Zaccheo yan. Tingnan ninyo, makasalanan si Zaccheo. Pero nang magbago, ano ang sabi? Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng ari-arian ko. At kung ako'y may inadayang sino man, apat na ulit, sasauli ko. Ikaw, na sa tingin mo ay mabuti, kaya mong hatiin ang ari-arian mo ngayon at ibigay sa mga dukha yung kalahati? Mabuting tao ka. Baka nga ako, kung may nadaya ako, Lord, sorry ha, pero yung nadaya ako, hindi ko na ibabalik ha. Sa kayo, apat na ulit. My point is this, may mga taong sa tingin mo ay makasalanan, pero kung may mabibigyan siyang may kukunin siyang pagkakataon, mabibigyan mo siya ng tsansa, baka mas maging mabuti pa siya kaysa sa'yo. Ang pinatawad ng malaki, kung magmahal, lalong malaki. So yun ang pinapatay mo sa tao, yung pag-asang magbago, kasi kinakahon mo siya. Sino bang nakakahon? Edo yung patay, nakaataon. Parang ganun ang hinuhusgahan mo, inaataol mo, kinakahon mo, kasi hinuhusgahan mo dahil sa maling akala mo. Kahit na yung akala mo totoo, mali pa rin yan kung yan ang lang batayan mo sa paghusga mo sa buong pagkatao ng isang tao. Mali yan, kasi bahagi lang yan ng mas malaking katotohanan. Huwag natin gagawin yan sapagkat malalagay tayo sa alanganin pag ganyan. Ano ang sabi ng Panginoon sa Lucas 6:38? Kung anong panukat na ginamit mo sa kapwa mo, siya ring panukat na gagawin ko o gagamitin ko sa'yo. Ano bang klaseng panukat ang ginagamit natin kapag hinuhusgahan natin ang kapwa natin? Maliit, manipis na panukat. May kasabihan tayo, don't judge the book by its cover. Bakit? When you judge a book by its cover,
napakaliit, napakanipis ng ginagawa mong panukat. Ito lang yung panukat mo at ito, dalawang pahina lang. E paano to? Paano yung maraming chapters sa buhay ng tao? Diba dapat sukatin mo rin ito? Paano yung mga mabuting ginawa niya? Paano yung mga mabuting gagawin pa niya? Kung ang pinagbatayan mo lang ay ito, may nakita kang maling ginawa, ito na siya, sinarado mo. Paano to? Napakalaki ng panukat ng Diyos sa atin. Bakit? Siyang nakakaalam ng kabutihan natin. Lahat. Lahat ng kabutihan natin, kahit pa yan ay natatabunan ng kasalanan natin. Napakarami pa nating kabutihan, pwedeng gawin, alam ng Diyos yan. Hindi ka naman niya patuloy na bubuhayin kahit makasalanan ka kung wala ka nang gagawing mabuti. Tandaan mo yan. Ngayon, kahit malaki ang panukat na gagamitin ng Panginoon sa atin, paano kapag hinuhusgahan natin ang kapwa natin? Yung kapwa nating humihingi sa atin ng pasensya, ng pangunawa, ng empathy, ng konting panahon pa. Kapag maliit lang ang ginamit nating panukat para husgahan sila, baka ganun din ang panukat na gamitin ng Diyos para sa atin. And I'm sure we don't want it to happen. Di ba may tendency tayo kapag malaki yung kasalanan natin? Lord, sorry, di ko sinasadya. Naimpluwensyahan lang ako. Nadala lang ako. Nahulog lang ang loob ko. Umibig lang ako. Natukso lang. Nasilaw lang ako. Pero alam mo sa puso ko, mahal kita. Di ako ganito. Bigyan mo lang ako ng tsansa. Magbabago ako. Patutunayan ko sa iyo na mali ang hinuhos ka sa akin ng kapwa ko, kahit ng pamilya ko. Patutunayan ko sa iyo. Alam po ninyo, if we really mean those words, God can see it. Alam naman niya ang laman ng puso natin. And God will take it. He'll be like, okay anak, naiintindihan kita, iniintindi kita, alam ko mabuting tao ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita hinuhusgahan. Husgahan man kita, malaki yung panukat na ginagamit ko sa iyo. Sapagkat hindi ako nagko-concentrate sa kasalanan mo, kundi sa kabutihan mo, sapagkat ikaw ay anak ko. Ganun ang Diyos sa atin. Tandaan po ninyo. Walang makadadaig sa awa niya. Pero, paano kung may kapwa tayo who is begging our empathy, our understanding, our forgiveness, our benefit of the doubt, begging for him, for her to be given chance, tapos you will deny him or her? Yun. Di ba may talinghagang ganon? Pinatawad kita ng malaki. Bakit hindi mo pinatawad yung kapwa mo? Napakasama mo. Yun ang sasabihin sa atin ng Diyos. Yun ang narinig natin sa isang account ng Ebanghelyo. Ang sasabihin marahil sa atin ng Panginoon, malaki sana yung panukat na gagamitin ko para husgahan ka sa huli. Pero pinaliit mo ng husgahan mo ang kapwa mo. Huwag sana. Kasi nakatatakot ito. Hence, palawakin natin ang pangunawa natin. Pahabain natin ang pasensya natin para manatiling malaki ang panukat na gagamitin ng Panginoon sa panghusga sa atin. Besides, kahit na ikaw, feeling mo ang pinakamabuting tao ngayon, hindi ka nakasigurado. Kung mamaya, mabuting tao ka pa rin. Kung bukas, mabuting tao ka pa rin. Kung makalawa, mabuting tao ka pa rin. Kakailanganin at kakailanganin pa rin natin ang awa ng Panginoon natin. Ito rin sana ang ibigay natin sa kapwa natin.